Yung reveal ng baby, talagang binibitin mo lahat. Binibitin mo yun. Oo, syempre. Na-excited. Kaya ngayon, marami na nag-antay na brand for your first time. Oo, may plan. Actually, hindi ko naman siya. Hindi ko naisip yung face reveal or yung main reveal. Pag may nagtanong, pag may gusto mong makita, pinapakita ko. Sinasabi ko yung pangalan. Pero hindi naman para dun sa... Like, yeah, gusto po like the online, the social media na yung iba naman, yung gusto ba nila malaman, gusto ba nila malaman. So, kung sino kami yung gusto, so, ano tawag niya sa baby niyo? Baby ano? Sabi ni Ria, di ba, carbon copy? Sabi ni ano, sabi ni Sylvia, kamukhang kamukha mo raw, kasing puti ni Arjo. Mabuti talaga. Masasabi siya mabuti. Pero kamukha mo raw. Pero yun, may hawid talaga sa akin. Tapos pareho pa kayo ng birthmark? Birthmark pa namin. Parehas ng pwesto, parehas na parehas ng kulay. Hindi sa rice. Talaga. Pero bakit mo, Sanj, hindi nire-reveal? Ano yan? What, ano yung purpose niyo both ni Ria? Masyado pa siya ng bata. Parang masyado pa siya maliit. Wala pa siyang 2 months. So, parang, I don't think, hindi ko makita yung point kung bakit ko siya expose ko sa online. Protection na lang sa kanya. Protection? Protection din. Diba kasi alam mo naman na ngayon maraming identity sa social media. Ang dami ng mga fake news. So yun na lang. Hindi natin maiwasan. And malam mo, diba? Next week or next month, sa Christmas, may family photo natin na alam mo yung mas magandang timing, mas maganda, mas proper, mas tama set up para sa family. Pero kung gusto nyo naman makita, papakita ko sa inyo. Talaga? Hindi na namin lalabas. Para sa oh. Pero hindi ka ba hindi ka ba nababahala na ang daming lumalabas na ito yung mukha ng baby mo kasi hindi mo nga nire-reveal? May ganun, di ba? Ang naman dyan talaga is pag nire-reveal mo na yun na matitigil yun. Kaya lang, mas baka mas matitigil na pa. Mas dumami pa yung magiging effect ng pagtotoong picture. Nga eh, tulad sa sabi, hindi ko matitinatago. Pwede mong pakwento nung pinaramdam na muna mo siyang makita. Yeah, guys. Hospital ba? Kaya ka ba? Hindi ako naiyak right after kasi hinihintindi ko rin yung asawa ko, yung misis ko. Pero nung narinig ko yung iyak, doon na ako na parang nastan. Nastan na ako na totoo na, may bata. Iiyak mo na, at marami. Ayan na siya. Kabagong-kabado ako. Nanginginig ako. Nagtayang ganoon. And then nakita ko yung face. Hindi ko na-explain. Hindi ko alam saan kukunin yung kaligayahan, yung kaba, yung gano'n. Yung gano'ng feeling. Yung gano'ng feeling. So, yun. Iba yung pakiramdam. Hindi ko pa naramdaman ever. Yung gano'ng feeling. Na kahit na umaarte ako na gano'ng mga hindi pala ganun. Hindi pala ganun yung totoo. Yung ginagawa ko sa mga scenes. So, laki na bago sa inyo ni Ria pagdating ng baby. Laki so, na bago. Lalo na rin kay Ria. Mas mature. Mas naging ano kami sa mga decision namin. Sa mas naging... Mas tumibay yung pagiging partner namin. Magkakampi kami sa lahat ng bagay. And, alam mo yun, parang hindi nyo pinag-usapan pero bigla kayong may isang meron kayong common na may puprotektahan tayo. Meron tayong nagkakaintindihan na mahal natin na lahat gagawin natin para dito para maprotektahan at para suportahan. Si ilan kami na baby? Na baby? Sabi sa kanya, mga 5 eh. Hindi. Yeah. So, dapat masundan na. Hindi, masyado pang balit. Depende. Depende kung anong ibibigay sa amin. Kung ngayon naman siguro, enjoy muna namin si... Si? Si? BBC. BBC. BBC ang tawag niya. Ako, sobrang saya ng lola. Saka ng lolo. Saka yung kasayin ko rin. Sobrang saya rin yung pamilya ko. And finally, nagdagdagan na ng apo at saka ng pisan.
si Baby G naman, siya ang first ang lahat ng atalo. Sa side nila Ria. First Apo, first Pamangkin, first Usapuod. So, masaya, malaking saya yung binigay niya sa amin. Hindi niya ba binibiro si Main at si Arjun na so, kayo na rin, gumawa na rin kayo? Binibiro namin, syempre. Every time magkakasama kami. Ano reaction lang ng dalawa? Yun, nagbibiroan. Paghawak nila si Baby. Uy, bagay. Next na kayo. Pero syempre, kita yun, nasa timing nila, nasa tamang timing, nasa tamang panahon. Excited kami. Marami na rin kami pinaplano bilang pamilya. Lalo na pag may mga anak namin sila, kaya na magkatagdagan pa yung anak namin. Kaya kami, yun, looking forward at nagtatrabaho mabuti para sa susunod na generation. May tuloy namin kung ano yung sinimula ng mga magulang nila. Kaya laging magkakasama na talagang intact yung family. And sa side ko, ganun din na talagang intact nila. So Zadya, ikaw munang mag-work. Si Ria, matagal pa. Kasi focus mo na sa baby na yes. Siguro siya muna matatagal lang pa sa pagbalik dahil nag-i-enjoy siya masyado eh. Masyado siya nag-i-enjoy sa pag-aalaga, sa pagiging nanay. Pag-stay sa bahay, lalagi na lang kasama yung baby. Kasi siguro first baby, maraming hindi dapat matutulan, hindi ka nakatuto. Kasi maraming pwedeng mangyari, lalo na. Wala kami parehas alam. So, kasi nararanasan mo na yung excited umuwi para makita mo ang pag-uwi niya? Naman. Sobra akong excited lagi pag nasa labas ako or may gagawin akong lumabas. Parang, hindi mo na ako lumabas. Hindi ko na lang makakasama yung anak ko. May mga ganun, pero wala. Kailangan sakripisyo. Para din naman sa kanya. Madalas bang buhatin ni Main at ni RJ yung baby mo? Dahil parang siyempre may pag-inggit, parang gano'n. Madalas sila, pag nakikita lang, kayo. I think once pa lang nila talaga binuhat yung bata. Dahil nga siyempre maliit pa yung baby pa. Siyempre sensitive pa siya talaga. Hindi pa ganun kalakas yung mga buhay na, diba? Hindi pa. So, yun, I think once pa lang nila nabuhat para lang para makamoy. Nakita niya. Nawagan namin siya para wow, sabi ko grabe yung pamahal niya ako ngayon. Para ganun kasaya yung mga feeling para sa akin. How much more ikaw, di ba? Di ba nasa Amerika? Para nakita nila through video calls? Through video calls pa lang. Yun, pinaplano rin naman namin na siguro next year. Pwedeng mamita in person. Oh, sadyo parang ang bilis-bilis sa mga pangyayari, no? Yung nabalita lang na nung medyo na-chismis na nabuntis si Ria, biglang lumabas ninyo, engagement, tapos sunod kasal, tapos nanganak na. Ano ba, naplano ba talaga yun? Or parang basta na lang siya dumating at finish na ninyo itong bagong challenge sa buhay niyo? Oo, sobrang bilis ng mga pangyayari. I think perfect lahat na nangyari. Tama yung time. Wala kami pinagsisisiya sa mga sitwasyon, sa mga nangyari sa sitwasyon. Di ba? Nagkaroon kami ng baby, nagpakasal kami. Lahat naman yun gusto namin mangyari sa aming dalawa. Pero hindi naman na plano talaga sana. Nagkataon lang, gano'n? Well, mas maganda yung nagkataon, di ba? Mas maganda yung talagang parang blessing siya na binigay sa iyo. Binigay siya sa panahon na ready na ako. Yung panahon na alam ko, happiness lang ang ibibigay sa akin ito. Nung wala masyadong isipin na alam mo yun, may panahon kasi na darating yung mga ganyan sitwasyon sa buhay mo na hindi ka ready, na marami ka pang responsibilidad sa buhay, marami ka pang kailangan gawin. Pero natutuwa ako dahil dumating lahat yan yung sa panahon na tapos na ako sa mga pagiging binata. Right timing. Kaya lahat ng oras ko, lahat ng mga ganyan sa buhay, para sa akin naroon na lang. Dahil marami... Kaya pala inabot lang 2 years bago pa dumakalit ang trabaho. Kasi kanina si Dinya. Hindi, lumabas ka Dinya, nakita ka namin ni Sancho. Oo, lang si Dinya. So bakit na 2 years? Hindi na, well, una-una, hindi naman sinadya. Siguro,
nagpahinga rin talaga ako muna dahil sunod-sunod eh. Broken, walang hanggang paalam, broken, tapos yung mga girlfriend na puro lock-in. Tuloy-tuloy. Siguro parang as an actor, parang wait, hinga muna. Baka naman pare-parehas na lang yung nangyayari, yung nagagawa ko. So gusto ko muna mag-break para ma-refresh ba. Like, ito na nga yun, yung next project na gagawin ko after ng lahat. At nasakto naman, na din nangyari lahat ng mga nangyari sa amin. Sa buhay kong baka, sa nangyari sa buhay ko na yun. Sanj, may iba tayo, parang ang tagal nang inaantay yung movie yung ilabas ni, yung pelikula niya ni Daniel. May plano na ba kung kailan ipapalabas at bakit natagalan bago ipalabas? Tatapos siya na yung shoot nun, di ba? Actually, masisimula na talaga dapat kami nun. Kaya lang... Ay, hindi niya pa nasa-shoot? Hindi na namin nasimulan. But nandun na lahat. Ready na. Sin talagang mag-shoot na kami lang day one. Pero ang nangyari lang kasi, nag-usap kami mabuti ni Daniel at saka ng production dahil napakaganda ng concept. Ito yung galing sa story ni Ricky Lee sa pambatang libro ni Ricky Lee. So, napakaganda niya. Napakahirap din naman isulat. Kasi parang, di ba, saan ka kukuha ng story na si kabataan, yung tao ay mag-best friend. Saka napakahirap niyang isulat at maging believable sa tao. So yun, inaayos pa rin nila, tinaayos pa rin. Natutuloy pa rin yan, pero pinaano muna namin kasi para hindi siya, alam mo, walang pressure, hindi magmadali, para mabigyan ng time. Para mas masulat na mas pulido. Kasi minsan lang naman kami magkakatrabaho ni DJ, sayang naman hindi naman namin talaga todo seryosoin na talagang matindi talaga malupit yung story. Kasi hindi po naman sa amin yung baby. Oo naman.